nag-appeal na rin kami sa Facebook para maibalik yung page namin. Tapos nag-report din kami kasi very unusual na may mga gustong pumasok sa admin accounts ng mga admin. Nakaramdam ng takot ang mga kasapi ng grupong Anak Bayan matapos may gustong pumasok sa personal accounts ng administrators ng Anak Bayan. Ganito rin ang nangyari sa Kilusang Mayo 1 kung saan pinasara rin hindi lang ang Facebook page nila kundi ang personal accounts din ng mga administrator. Sabi ni Jerome Adonis, Secretary General ng KMU, sasangguni sila sa mga abogado upang maibalik agad ang kanilang Facebook page. Mga legal measures na po pwede naming gawin, makikipagkonsultahan kami sa lawyer para pwedeng gawin, para kagyat na maibalik yung aming Facebook page. Kasi pati po yung mga ano eh, yung mga nag-handle ng account, yung mga personal account nila, ano eh, pinasara din. Nakaranas ng mga restriksyon mula sa Facebook, ang Anak Bayan at iba pang mga progresibong grupo, matapos i-post sa kanilang Facebook pages ang pagkilala sa pumanaw na founder ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Sison. Anila, ang pagpapasara ng Facebook sa kanilang organization ay isang uri ng paghamak sa karapatan ng mga Pilipinong maghayag ng hinaing at opinion sa mga social media platform. Nagkaroon ng restriction yung aming page dahil nag-post kami tungkol sa pagkamatay ni Professor Jose Maria Sison, na ina-acknowledge namin yung kanyang mga naging ambag no, sa pagtataguyod ng pakikibakan ng mamamayang Pilipino. Isa siyang forma nung pagtapak sa karapatan natin na magpahayag ng ating mga hinaing sa gobyerno. Yung mga ganito at ang tingin ho namin dito, panibago o dagdag na atake, dahil malinaw dito ang nababiolate dito yung aming freedom of speech. Kinundi na rin ng bagong alyansang makabayan o bayan ang ginawa ng Facebook matapos ipasara din ang kanilang page. Sa text message ni Bayan Secretary General Renato Reyes, sinabi nitong walang basihan ang bintang na nilabag nila ang guidelines ng Facebook sa dangerous individuals and organizations. Binatikos pa nito ang anyay bogus na panuntunan ng Facebook na anyay pumipigil sa mga tutol sa gobyerno habang hinahaya ang mamayagpag ang mga human rights violator at mga nagpapakalat ng fake news. Wala pang sagot ang Facebook Philippines sa pahayag at apilan ng mga makakaliwang grupo. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.